Hi friends, narito ako sa ilog kung saan sa Acts 16:11 onwards, si Apostol Pablo kasama ni Silas, nang sila ay narito sa Philippi, ay nag-prayer walk ng araw ng Sabat. Sila ay pumaroon dito sa ilog at nakita nila ang mga babaeng nagsisipanalangin din. Isa doon ay si Lydia at ang kanyang sambahayan. At sa mismong ilog na ito, like after almost 2,000 years, narito pa rin ang ilog na ito. Exactly. Sapagkat yung ruins kung saan naroon ang Philippi, ayan, kikita niyo yung bundok na yon. Yun, yun yung pinuntahan natin kanina at naroon yung ruins ng Philippi. At lumabas nga si Paul at saka si Silas dun sa city na siguro mga wala pang isang kilometro ang layo mula doon sa city hanggang dito sa ilog na ito. At pumunta nga sila dito ng araw ng Sabat upang manalangin. Pinagtagpo ng Panginoon si Lydia at ang mga babae at ang kanyang sambahayan at si Apostol Pablo sapagkat marahil sila ay parehas na nananalangin sa kalooban ng ating Panginoong Diyos sa kanilang mga buhay. I call this divine appointment. Ililid tayo ng Panginoon sa mga taong makakatulong sa atin. Yung nananalangin din na mga tao'y pagdidikit-dikitin, paglalapit-lapitin ng ating Panginoong Diyos upang magawa ang kanyang kalooban sa ating mga buhay. Do not give up on prayer. Do not stop praying because God is at work and God is on the process to bringing us the right people as an answer to our prayer, kagaya ng nangyari kay Paul at kay Lydia sa Acts chapter 16. Because even now, we can continue to prayerfully live in God's Word in this world.